Magandang araw po sa lahat. Meron po tayo ngayong guest narrator. Ito yung insan ko. Isa po tong voice actor. Pinag-guest ko po siya dito sa aking channel para po ay inganyuhin kayo mag-subscribe sa kanya at sana ay makapag-subscribe po kayo at makapakinig din po kayo ng kanyang mga kwento. Napakagaling po nitong magkwento at siguradong hindi kayo magsisisi kung siya ay inyo ring tangkilikin. Sana po'y suportahan nyo rin po siya gaya din po ng pagsuporta ninyo sa akin. Makikita nyo po dyan sa pinned comment. Nandyan po yung link ng channel niya. I-click nyo lamang po. Click subscribe and click all para lagi kayong notified sa kanya. Maraming salamat. Tara, umpisahan na natin to. Hanggang saan nga ba masusukat ang tunay na pagmamahal? Paano kung ang taong iniibig mo ay may kaakibat na tila sumpa na maaaring ikapahamak mo? Susuko ka na lang ba o susundin mo ang tibok ng iyong puso? Balita sa buong bayan ng Santa Catalina ang di matatawarang ganda ng isang dalaga na ang pangalan ay Marcela. Marami ang mailihim na paghanga sa kanya. Binata man o may asawa, dahil sa taglay niyang alindog at ganda. Subalit hanggang doon na lang sila, dahil sa takot na baka mangyari sa kanila ang sinapit ng di na mabilang na nagtangkang manligaw kay Marcela. Nabalitaan ba ninyo yung nangyari dun sa isang mayamang tagabayan? Tanong ni Alvin sa mga kasama niya nagiinuman. Alin, yung manliligaw ni Marcela, na bigla na lang namatay ilang araw lang mula nung umakit to ng ligaw. Sagot ni Paeng. Nagkatinginan ang iba pa nilang kasama. Ako man nagtataka. Dilingid sa atin na marami na din ang biktima kung hindi nagkasakit ng malala, namatay ang umakit ng ligaw sa kanya. Bakit di kulo ang salot na babaeng yun? Napataas ang boses ni Paeng. Usap-usapan nga na baka nilalasin nila o kinukulang bawat akit ng ligaw kay Marcela. Matagal na din na nababalita na may pagkamangkukulam ang lola niya, di ba? Silang dalawa lang magkasama sa buhay mula nang matira ang maglolang yan dito sa lugar natin. Walang sino man ang tunay na nakakaalam ng pinagmulan nila. Dinig na dinig ni Albert ang usapan ng kanyang tsuhe na si Paeng at ng mga kainuman nito. Ang tao nga naman, ang bilis manghusga kahit na wala pa naman silang pruweba na ganun nga ang ginawa ng maglolang yun. Paano kung nagkataon lang lahat? Bubulong-bulong na wika ni Albert. Halika nga dito, Albert! Tawag ni Paeng sa pamangkin. Nalingunan niya ang binata sa may pinto. Nakatatapos lang nitong maligo, may nakasabit pang tuwalya sa balikat nito. Agad namang lumapit si Albert sa mesa. Siya nga pala mga kasama! Siya ang gwapo kong pamangkin na si Albert. Kararating lang yan kahapon galing sa Maynila. Hindi na nakatanggi pa ang binata ng tagayan to ni Paeng. Nako Paeng, magandang lalaki ang pamangkin mo. Baka mabigani din yan sa alindog ni Marcela. Huwag naman sana. Paalala ng isa sa grupo. Narinig mo Albert, huwag na huwag kang magtatangkang ligawan yung babaeng yon. Baka ano pang magawa ko sa kanila oras na may mangyaring di maganda sa'yo. Paalala ng tsuhin niya, tumango na lang si Albert. Kinabukasan, naisipan ni Albert na maligo sa ilog. Bata pa kasi siya nung una siyang makarating sa probinsya nila. Tanging natatandaan lang niya ang ilog na pinagliliguan nila nung araw. Kaya gusto niya itong makita ulit. Tito, upunta lang po ako sa ilog. Nasasabi ka kung masilayan ulit ang ilog na pinaglalaruan ko noon. Okay, sige. Umuwi ka agad ha. Huwag ka nang gumala kung saan pa. Bili ni Paeng. Masayang binabagtas ni Albert ang makipot na daan papuntang ilog. Sumisipol-sipol pa siya. Ang ganda pa din dito. Halos wala namang pinagbago sa paglipas ng maraming taon. Yung mga puno na nadadaanan niya, naaalala niyang yun pa din. Siguro malapit na ako. Naririnig ko na ang mayuming lagastas ng tubig. Hanggang sa...
Wow! Napakalinaw pa din ang tubig! Mga sulngasul at malinis! Bulong niya nang nakita niya ang ilog. Baka sa mukha ni Albert ang pananabik, kaya nang marating niya ang ilog, hinubad agad niya ang kanyang damit. Boxer lang ang natira. Lumusong agad siya sa malinis na tubig. Nangaligkig si Albert sa lamig, kaya nagdive siya at sinisid niya ang malalim na parte ng ilog. Hihingap-ingap siya ng umahon para huminga. Ngunit ganun na lang pagkagulat niya nang makita ang isang napakagandang babae na nasa batuhan. Nakaharap to sa kanya at tila hinihintay ang paglitaw ng kanyang ulo. Akala ko nalunod ka na, mister. Mababanag ang pag-aalala sa mukha nito. Napakaganda niya. Ang mga mata niya para nang sa artistang si Isabel Granada. Ang kutis niya napakakinis. At in fairness, ang sexy din niya. Diyos ko, nananaginip ba ako? Kinurot ni Albert ang sarili. Baka panaginip lang ang lahat, ngunit nasaktan siya kaya batid niyang tunay ang nakikita niyang magandang babae. Sino ka, miss? Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Albert. Nakita niyang tumayo ang babae at pumunta sa kanya. Ako si Marcela. Siguro may nakapagkwento na sa'yo tungkol sa akin. Hindi ko sila masisisi sa kung anong gusto nilang isipin, pero sa totoo lang wala akong kinalaman sa mga nangyari. Nagtampisaw na din si Marcela sa tubig at unti-unting inilubog ang katawan hanggang dibdib. Lalong nabatubalanin si Albert. Mas maganda pala ang dalaga ng malapitan. Baka matunaw na ako niyan sa kakatitig mo. Biro nito nang mapansin na nakanganga ang binata. Hindi naman sa ganun. Oo, tama ka. Narinig ko na nga ang tungkol sa'yo. Pero di ko akalain na napakaganda mo pala sa personal. Halos 3 dangkal lang layo nila sa isa't isa, kung kaya't amoy ni Albert ang mabangong samyo ng buhok ni Marcela. Sige, mauna na ako sa'yo. Maglalaba pa ako sa unahan ng ilog na to. Ano nga pala ang pangalan mo? Ngayon lang kita nakita eh. Albert ang pangalan ko. Kararating ko lang nung isang araw galing sa Maynila. Tumayo na ang dalaga dahil sa basa ang damit nito. Hapit-napit ang damit na suot nito. Lumitaw lalo ang napakagandang kurba ng katawan niya, na lalo namang ikinahanga ng binata. Grabe, ang ganda niya. Sa kauna-una ang pagkakataon, may kakaibang naramdaman si Albert para sa dalaga. Naalala niya bigla ang babala sa kanya ng tiyo paeng niya. Ang isang linggong dapat bakasyon ni Albert, naging 2 linggo na. Magmula nang makausap niya sa ilog si Marcela, hindi na nawaglit ang dalaga sa isipan niya. Ano kaya ang misteryosong bumabalot sa pagkamatay ng mga manliligaw niya? Wala sa itsura ni Marcela ang may kakayahang gumawa ng masama sa kapwa, lalo na ang pumatay. Napansin ni Paeng ang nakatulalang pamangkin sa balkonahe. May gumugulo ba sa isip mo, Albert? Napakislot si Albert nang malingunan ng tiyo Paeng niya. Ah, wala naman po, tiyo. Naalala ko lang sila mama. Pagsisinungaling ni Albert, ayaw niyang malaman ng tiyo niya na si Marcela ang gumugulo sa isipan niya. Tsak magagalit ito sa kanya. Baka pabalikin agad siya sa Maynila. Magandang umaga sa iyo, Marcela. Nagulat pa ang dalaga nang makilala kung sino ang nasa pintuan nila. Ikaw pala, Albert? Namumula ang mga pisngi ni Marcela. Parang na-conscious pa nang mapansin na nakapantulog na manipis siya, kaya kinuha niya ang tuwalya na nakasampay sa dingding at mabilis na itinakip sa dibdib. Napadalaw ka yata. Pasok ka muna. Di ka ba natatakot? Napakunot noo si Albert sa narinig. May dapat ba akong ikatakot? Palingali nga ito na parabang may inahanap bago tuluyang pumasok sa loob ng sala. Wala naman. Kaya lang, alam mo naman, di ba? Ang usap-usapan tungkol sa amin ng lola ko. Ah, yun ba? Di naman ako naniniwala sa sinasabi ng ibang tao. Kasi hindi naman totoo yun, di ba?
Maupo ka muna dyan. Kukuha lang ako ng maaalmusal natin. Paalam ni Marcela. Sino ka? Ano ang pakay mo sa apo ko? Nagulat si Albert nang may isang kuba na matandang babae ang lumabas mula sa kusina. May dalatong dalawang tasa ng kape at isang bandihado na puno ng iba't ibang klase ng tinapay. Pinagmasdan ni Albert ang matanda. Mahaba ang buhok ng matanda na nakalugay lang. Napansin din niya ang mahahaba nitong kuko at namumula ang mga mata nito. Magandang umaga po, Lola. Hindi malaman ni Albert kung tatayo ba siya o aalis na. Kung pagmasdan kasing mabuti ang itsura ng matanda, di nalalayo ito sa isang aswang. Umupo pa ang matanda malapit sa kinauupuan ng binata. Hindi ka ba natatakot sa itsura ko, iho? Ngumiti ang matanda at lumabas ang mapupulan nitong ngipin. Napalunok ng sariling laway si Albert, lalo na at nakatitig sa kanya ang matanda. Alam mo, iho, batid kong nabalitaan mo na ang tungkol sa aming maglola. Tungkol sa mga nagkasakit o namatay, sa amin isinisisi ang lahat. May lungkot sa tinig ng matanda. Nakaramdam ng awa si Albert para dito. Biglang sumama ang pakiramdam ko, iho. Maiwan ko muna kayo ni Marcela. Kumain ka, saluhan mo ang apo ko. Tumayo na ang matanda. Sinundan ni Albert ng tanawang papalayong matanda hanggang sa uminto ito sa tapat ng isang pinto na napapaligiran ng mga rebulto. Pumasok ang matanda. Pasensya ka na, Albert, ha? Natagalan ako. May inayos lang ako sa likod bahay. Sumulpot si Marcela mula sa kusina. Ayos lang, Marcela. Nakausap ko nga pala ang lola mo kanina lang. Sagot ni Albert. Talaga? Kung ganun, nakaharap mo na pala siya. Natakot ka ba sa kanya? Ilang sandali pa ang lumipas bago nakasagot ang binata. Medyo. Pero okay lang. Mabait naman siya eh. Biglang naging malungkot ang itsura ni Marcela. Agad namang ikinabahala ni Albert nang mapansin ang lungkot sa mata ng magandang dalaga. Hindi kita masisisi sa panahon ngayon. Basehan na ng mga tao ang itsura, di ba? Kapag di ka kagandahan, hindi ka nila agad mapapansin. Minsan iiwasan at katatakutan ka pa. Gustong aluin ni Albert ang dalaga. Sobrang lungkot ang tinig nito. At sa isang saglit lang, biglang nagbago ang itsura ni Marcela na labis na ikinabigla ni Albert. Ha? Anong ibig sabihin nito? Tumayo na si Albert. Napuno ng takot ang mukha nito sa pagbabagong anyo ng magandang si Marcela. Bigla itong naging matanda. Ako at si Marcela ay iisa. Nanatiling nakaupo ang matanda. Biglang naglaglaga ng mga luha nito. Isa akong isinumpang prinsesa. Ilang dekada na ang nakakaraan. Maituturing na napakalaking kasalanan at isang sumpa ang umibig sa kalaban ng aming kaharian. Ngunit di naging hadlang yon para di magpatuloy sa pagmamahalan namin ni Ricardo, ang prinsipe ng kalaban naming angkan. Nagtanan kami ni Ricardo kahit alam namin na buhay namin ang kapalit. Sa labis na kahihiyan at galit ng ama ko sa ginawa ko, nagawa niya akong isumpa. At sa tulong ng isang babaylan, nagkaroon ako ng dalawang katauhan. Sa araw, lumalabas ang totoong ako, isang kaibig-ibig na dalaga. Ngunit pagsapit ng gabi, nagiging isang matandang halimaw ang itsura ko. At di lang sa ganun nagtatapos ang sumpa. Sino mang makakakita sa pagiging anyo kong matanda, kung hindi magkakasakit ng malubha, mamamatay. Yun nga ang nangyari sa mga lalaki nagnais na ibigin ako. Biglang humagulgol ng iyak ang matanda. Nakaramdam ng matinding habag si Albert sa matanda na alam din niyang si Marcela. Kaya tumayo siya at naupo sa katabi ng matanda. Tahan na,
Huwag ka nang umiyak. Nakaanda ako sa maaaring mangyari sa akin. Nang una pa lang kitang nakita sa ilog, minahal na kita. Aaminin kong nabiyag mo ako sa taglay mong kagandahan. Subalit nang makita kita kanina, nung mag-iba ang anyo mo, di na bago ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya alam kong tunay na pagmamahal ang nararamdaman ko para sa'yo. Tanggap ko kung ano o sino ka pa, Marcela, at nakaanda ko sa kahihinatnan ko. Napuno ng tuwa ang mukha ng matanda. Biglang nagbago ulit ang anyo nito. Naging isang napakagandang dalaga. Tumayo ito at yumakap ng maigpit kay Albert. Maraming salamat sa iyo, mahal ko. Nakalimutan kong sabihin kanina na ang makakatanggal lang ng sumpa ay ang lalaki makakatanggap lang sa tunay kong pagkatao. Ngayon malaya na ako. Utang ko sa iyon, hindi na muli pang magbabago ang itsura ko. Sa sobrang saya ni Marcela, pinupog niya ng halik ang nakatulalang binata. Samantala, naging usap-usapan ang biglang pagkawala ni na Marcela at lola nito. Nagpaalam naman bigla si Albert sa tiyo paing niya na babalik na sa Maynila. Ngunit ang totoo, nagsama na ang dalawa. Nagpakalayo-layo para sabay na harapin ang panibagong buhay nila bilang mag-asawa.